Nakalap na text si Hazel mula kay Johan. Sabi nito, mauna na raw itong umuwi since mukha namang safe siya sa mga kasama niya. Basta wag raw siyang magpapagabi. May nakalagay pang have fun. Napasimangot si Hazel pagkabasa sa text na yon ni Johan para talagang pumapayag na itong lumabas siya kasama ng ibang lalaki. Naiinis siya na parang hindi man lamang ito nagseselos. Nakasama niya si Ricky. Aasa ka pa? Anang utak niya. Napatingin siya kay Ricky. Kahit anong pilit ang gawin niya, hindi siya masaya sa company nito. Ang laki na ng pinagbago mo. Dinig niya sabi ni Ella sa kanya. Pati balat mo, nagmukhang mayaman. Sabihin mo nga sa akin, sino ba talaga yung lalaking kasama mo noon sa mall? Kung hindi mo siya boyfriend, sino siya? Boss ko, pinasok niya ako sa trabaho. Pero nung pinalayas ako sa bahay, siya yung tumulong sa akin para muli ako magkaroon ng maayos na buhay. Paliwanag niya kay Ella. Boss mo? Pero magkahawak kayo ng kamay? Taas ang kilay na tanong nito na mulang mga pisngi niya. Kung noong magkita sila ay wala talagang mali siya ang gesture na yon ni Johan sa kanya, ngayon ay hindi niya na alam. Hindi na lang naman kasi holding hands ang nangyayari sa kanila. Ella, pwede bang tigilan mo na yung pagiging intrigera mo? Sita ni Ricky sa kapatid ng mahalata ang embarrassment sa mukha niya. Tumingin ng binata sa kanya. Pasensya ka na dito sa kapatid ko. Hindi na maalis ang pagiging chismosa. Likas na kasi sa kanya yan. Pabirong sabi nito sa kanya. Napangiti lang siya. Umirap si Ella dito saka muling tumingin ng matiim sa kanya. Huwag mo sabihin na doon ka sa boss mo nakatira ngayon. Ella, ano ka ba? Saway ni Ricky dito. Oo, sa bahay ng boss ko ako nakatira ngayon. Sabi ni Hazel. Sabay na napalingon sa kanya ang magkapatid. Nagtatanong ang mga mata ni Ricky. Parang bukod sa confirmation na binigyan niya ay may gusto pa itong malaman. Gusto na nga niyang sabihin dito na bukod sa pagtira niya sa bahay ng boss niya, may nangyayari rin sa pagitan nila. Pero naisip niyang kailangan din naman niyang bigyan ng privacy ang kanyang sarili. Anyway, hindi naman niya obligasyon na magpaliwanag sa mga to. Kung ano man ang dahilan ko, sa akin na lang yun, aniya. Magkasama kayo sa isang bahay ng lalaking yun? Malisyosa ang pagkakatanong ni Ella sa kanya. Saka may pait sa mga labing napangiti. Oo. Ano pa ang point ng pakipag-date mo kay Kuya Ricky? May halong inis na tanong nito sa kanya. Ella, ano ka ba? Singhal ni Ricky dito. Nakakainis lang kuya eh. Parang nakikipaglokohan lang siya sayo. Sabi nitong tumayo na at nag-walk out. Hindi na ito pinigilan pa ni Ricky. I'm sorry. Paghingi ng depensa sa kanya ni Ricky. Kilala mo naman ang kapatid kong yan? Gustong-gusto ko talaga niyang maging girlfriend ko, kaya disappointed siguro. Alam naman niyang birthday mo ngayon, kaya ako pumayag na. Ang totoo, hindi ko naman talaga birthday ngayon. Napapahiyang pag-amin ni Ricky sa kanya. Saka sabi ko kay Ella, may date tayo. Sumama siya ka ako dahil matagal-tagal na rin naman kayong hindi nakikita. Gusto ko rin sanang magkaayos kayo. Pero mas lalong lumala ang galit niya sa akin. Kasi hindi kami nagkaintindihan. Parang nairitang sabi ni Hazel sa lalaki. Alam mo naman kung anong nararamdaman ko para sa'yo mula sa umpisa pa lang, hindi ba? Napatungo ito. I'm sorry. Hindi ko lang talaga mapigilan ang sarili ko. Gusto talaga kita. Kaya lahat ng paraan ginagawa ko para makasama ka. Sana hayaan mo na lang akong mahalin ka kahit sa ganitong paraan lang. Hindi naman ako naghihintay ng kahit na ano pa mang kapalit. Masaya na akong kahit paminsan-minsan ay pinagbibigyan mo rin ako na makasama ka. Natahimik si Hazel. Biglay naisip niya anong karapatan niyang sitahin si Ricky. Nang ganun samantalang heto siya, pinagpipilitan na rin naman niya ang kanyang sarili sa isang lalaking hindi naman siya kayang mahalin. Katawan lang ang gusto ni Johan sa kanya at pinapayagan niya ito sa ganun nilang setup. Sana hindi mo pagsisihan na pinagbigyan mo kung magkita tayo. Halos paanas lamang na sabi nito. Sana manatili pa rin tayong magkaibigan. Huwag kang mag-alala, Ricky. Kaibigan naman talagang turing ko sa'yo. Pagbibigay assurance niya dito. Sana din kausapin mong mabuti si Ella at ipaliwanag mo sa kanya na kahit na kailan, hindi naman kita pinaasa. Tumango ito sa katiningnan siyang muli ng matiim. Iyong boss mo, may relasyon ba kayong dalawa?
Okay lang ba kung hindi kita sagutin tungkol dyan? Kung ano man yung relasyon namin ng boss ko, sa akin na lang yun. Huminga ito ng malalim. Pasensya na kung nagiging pakialamera ako, sabi nito. Gusto ko lang namang makita ka masaya. Masaya na ako sa ganun, basta hindi ka gagaguhin ng kahit na sinong lalaki. Dahil kapag ginago ka nila, ako mismo makakaaway nila. May pait sa mga labing napangiti si Hazel. Salamat, Ricky. Masaya ka ba ngayon? Tanong nito sa kanya. Hindi niya alam kung anong kanyang isasagot. Masaya nga ba siya ngayon? Hindi ko alam. Tipid na sabi ni Hazel. Sana makatulong ako kahit paano para maging masaya ka. Mahinang sabi ni Ricky sa kanya. Salamat, Ricky. At sana rin, huwag kang mahiyang magsabi sa akin kung kailangan mo ng tulong. Anang binata sa kanya at tingin naman niya ay sincere ito. Naisip niya kung pwede nga lang diktahan ng kanyang puso, sana si Ricky na lang. At least ay hindi magiging komplikado ang lahat. Hindi kagaya ni Johan na tanging kay Samantha lang ang puso't mukhang wala na talagang balak na magmahal ng muli. At kung meron man, tsak na hindi siyang babaeng yun. Napakaraming higit ang katangian ng mga babaeng nagkakagusto dito. Bakit naman siyang pipiliin ito? Hindi na nagpahatid pa si Hazel kay Ricky pa uwi. Kumuha na lamang siya ng taxi. Naghiwalay naman sila ng maayos ang kanilang pag-uusap. Malinaw kung ano lang ang kaya niyang ibigay dito. Friendship, no more, no less. At tinanggap naman yun ni Ricky, kaya mabuti na nga rin na nagkausap sila. Papasok na siya sa kwarto nang mapansing bahagyang nakabukas ang pinto ng kwarto ni Johan. Nang sumilip siya ay nakita niya ito nakaupo sa gilid ng kama habang hawak ang larawan ni Samantha. Sa isang kamay ay ang isang buwati ng beer. Napakagatlabi siya, marahil ay miss na nito ang kasintahan. Naalala niya mga sinabi sa kanya ni Samantha. May pait sa mga labing napangiti siya. Mahirap maging karibalang patay. Wala siyang kalaban-laban. Pumasok na siya sa kanyang kwarto bago pa siya nito makita. Wala siyang karapatang magselos pero hindi niya mapigilan ang kanyang sarili. Nakakatawa nga ang patay na ang pinagseselosan niya. Naligo na siya at kinuskus ng mabuti ang buong katawan. Napasinghap siya nang maalala yung nangyari sa kanilang dalawa ni Johan sa loob ng banyo. Parang nag-init tuloy ang buong pakiramdam niya. Bakit nga bang ganito siya sa tuwing may isip ang lalaking yun? Parang obsession na to? Parang hindi na tama. And yet, hindi naman niya alam kung paano pipigilan ang kanyang sarili. Hirap na ang kanyang kalooban. Hindi ganitong klase ng pag-ibig ang pinapangarap niya. Ang gusto sana niya ay sinusuklian din ng pagmamahal ang pag-ibig niya at hindi sa kama lang. Pero bakit pumapayag siya sa sitwasyon nila ni Johan? Kahit na alam niyang sa huli, siyang magiging kawawa dahil ibinibigay niya lahat. Paano ba niya tutuldukan itong kahibangan niyang ito? Nang matapos maligo ay lumabas siyang muli ng kwarto para sana kumuha ng tubig sa kusina. Nadaanan niyang kwarto ni Johan, nangunot ang noon niya nang mapansin na kahilata na ito sa sahig habang nagkalat ang mga bote ng beer na pinag-inuman nito. Kip-kip pa rin ito ang larawan ni Samantha kahit na mahimbing ng tulog nito. Kahit mabigat ay pinagtsagaan niya itong alalayan, pahiga sa kama nito. Nagpainit siya ng tubig at nilinisan ang katawan nito ng maligamgam na tubig. Parang natutokso siyang halika nito habang nakatitig sa mukha nito. Hindi niya napigil ang haplusin na mukha nito. Samantha, sambit nito sa pangalan ng dalaga para may tumusok na matalas na punyal sa dibdib ni Hazel nang marinig yun. Hindi niya namamalayang pumapatak ng mga luha niya habang pinupunasan ang buong katawan nito. Bakit mo ko iniwan, Samantha? Sabi nitong muli na parang hindi pa nakontento sa sakit na binibigay nito sa kanya. Parang naninikip ng dibdib niya kaya nagmamadali na siyang lumabas ng kwarto nito at bumalik sa kanyang kwarto. Nang mapag-isa ay tuluyan na niyang pinakawala ng lahat ng sakit na kaloobang nararamdaman. Ang tanga-tanga mo, Hazel. Parang naririnig niya sabi ng mama at papa niya sa kanya. Kung nasan man ngayon ang mga magulang niya, alam niya higit ang mga itong nasasaktan sa ginagawa niya sa buhay niya. Ano pa bang silbi na mga natutunan niya sa mga ito kung magpapakabobo lamang siya sa isang lalaki? Binusog siya ng mga ito ng mga pangaral pero anong ginagawa niya? Ano pa bang pinagkaiba niya sa mga babaeng pakawala? Lily, ano na naman bang kalokohan to? Taruntang tanong ni Nora sa anak ng dalawin niya ito sa presinto. Bakit ngayon ka pa nagloko? Sinong hihingan natin ngayon ng tulong?
Lahat ng mga kasamahan ng ama mo, iniiwasan ako. Hindi kumikibo si Lily, nangangalumatan ito't malaki na rin ang binawas ng timbang. Awang-awa si Nora habang pinagmamasdan ng anak. Ngunit ano bang magagawa niya ngayon? Niwala nga siyang malapitan para mahinga ng tulong. Wala ring magpautang ni isa sa mga kaibigan niya ngayon sa kanya. Sunod-sunod ng mga kamalasang nangyayari sa kanya ngayon, para na siyang mababaliw sa dami ng iniisip niya. Hanggang ngayon ay wala pa rin siyang balita kay Raul. Hindi niya alam kung sadyang pinagtataguan siya nito o patay na ba to, para kasing isa sa mga kasamahan nito ay walang gustong tumulong sa kanya. Lahat ay tikom ang mga bibig sa tuwing tinatanong niya. Malapit nang maubos ang kakarampot na perang na itabi niya. Pagkatapos nun, ewan kung saan na siya pupulutin. Hindi niya alam kung saan tinago ni Raul ang lahat ng perang napagbentahan ng bahay, pati na rin yung nakuha niya sa insurance. Kapag naiisip niya yun ay napapamura siya. Bakit ba siya labis na nagtiwala kay Raul? Mukhang naisahan na siya ng lalaking yun. Niha, Niho ay wala siyang balita tungkol dito. Ni hindi niya alam kung saan panig ng mundo niya ito hahanapin. Napapaiyak na napapatitig siya sa kahabag-habag niyang anak. Ginawa niya lahat para mabigyan ito ng magandang kinabukasan, pero mukhang mauwi lang sa walang lahat ng mga naging plano niya. Hindi ko na alam kung sino pang lalapitan ko para makalabas ka dito, aniya habang awang-awang nakatingin dito. Naiinis siya pero hindi naman niya ito kayang tikisin. Sino pa bang magtutulungan kung hindi silang dalawa lang? Pero paano niya matutulungan ang anak kung ganitong kapos din siya at iniiwasan na siya ng lahat ng mga nilalapitan niya? Puntahan niyo kaya si Johan, makiusap kayo sa kanya, anang anak niya sa kanya. Napakurap si Nora. Hindi niya alam kung nahihibang na talagang anak niya. Siyang nagpakulong sa'yo? Palagay mo, papakinggan ako noon? Parang gusto na niya itong sapakin para matauhan. Alam kong hindi niya ako matitiis, Mommy. Deep inside, alam kong mahal pa rin ako ni Johan, sabi nito sa kanya. Hindi siya makapaniwalang ganung kalakas ang bilib nito sa sarili. Mula sa umpisa naman ay alam niya ang dahilan kung bakit nakipagmabutihan si Johan dito. Nadala lang ito sa pamba-blackmail ni Raul. Tanggap naman niyang katotohanang pangit talagang anak niya at imposibleng seryosohin ito ni Johan. Akala lang niya ay madadaan nila si Johan sa pamba-blackmail nila. Pero nakagawa ito ng paraan para makaiwas sa shotgun wedding. Bigla siya natigilan. Hindi kaya may kinalaman si Johan sa biglaang pagkawala ni Raul? Masakit na masakit ang ulo ni Johan nang magising kinabukasan. Nakita niyang wala ng mga bote ng beer na pinag-inuman niya. Napalitan rin ang suot niyang damit. Pumasok siya sa banyo at nag-shower. Madaling-madali lang siyang naligo pagkatapos ay nagmamadali na nagpalit ng damit. Maaga nga palang miti niya ngayong araw. Sa sobrang kalasingan niya kagabi, ay hindi na niya namalayang pumasok si Hazel sa kwarto niya at nilinis ang mga kalat niya. Napasulyap siya sa larawan ni Samantha. Maayos na rin yung naibalik sa side table. Pagbaba niya, inabutan niya si Hazel na naghahanda ng almusal. Maiwan ka na lang dito sa bahay, baka mamayang gabi na ako makauwi. Just make sure na nakalakang pinto at huwag ka magpapapasok ng kahit na sino, sabi niya kay Hazel, saka nagmamadali ng lumabas. Hindi siya nag-aksayang hintayin ang sasabihin nito. Ayaw nga niya itong tingnan sa mukha. Kinatatakutan niya magtagpo na naman ang kanilang mga paningin. Nagmamadali na niyang pinaandar ang kanyang sasakyan. Baka kapag nagtagal pa siya doon ay magbago na naman ang kanyang isip at hindi na naman siya makapagpigil na ang kining muli si Hazel. Hanggat maaari gusto na niyang itigil ang kahibangan niyang ito. Hindi na tama ito lalo na at alam niyang hanggang ganun lang ang kaya niyang ibigay. Magiging unfair siya rito at sa lalaking makakasama nito. Ramdam ni Hazel na parang iniiwasan siya ni Johan, ewan, pero parang ilag na ilag itong tingnan man lang siya. Nag-uumpisa na siguro itong manghinawa sa kanya. Ganun raw yun kapag purus last lang ang meron sa pagitan ng dalawang tao. Walang matibay na foundation para magtagal. Madaling magkasawaan. At hindi niya ito masisisi. Para lang siguro siyang isang ulam sa paningin nito. Nakakaumay kapag paulit-ulit na. Napangiti siya ng mapakla. Tama bang ikumpara pa talaga niyang sarili sa isang ulam? Nakakatawang nakakainis ang nangyayaring ito sa kanya. Bakit ba niya pinipigilan ang kanyang puso? Nung umpisa pa lang na may nararamdaman na siyang kakaiba dito, para hindi siya nahihirapan ng ganito. Bakit ba mas pinili pa niyang magpakatanga? Ang daming bakit, pero ni hindi niya kayang sagutin kahit isa sa mga bakit niya. Napapaluha siya habang humihigop ng kape.
sa makalipas ng ilang buwan na humaling na kaagad siya dito ng ganito katindi. Samantha, bakit sa halip na siyang akitin ko, akong naakit sa kanya? Sinapian mo ba ako kaya ako nagkakaganito? Parang nawawala sa sariling sabi niya. Napahila mo siya sa kanyang mukha, hindi pa man dumarating ang araw ng kanilang pagwawakas ay napapaiyak na siya. Sana, hindi na lang ito nagsimula para hindi rin magwawakas. Sana naging mas matalino siya para hindi siya nasasaktan ng ganito. Ang daming kailangang pirmahan at pag-aralang mga dokumento pero sa ihisa lang laman ang isipan ni Johan. Naiinis siya na hindi ito mabura sa isipan niya kung kaya't hindi na siya nakatiis pa. Tinawagan niya ito para kamustahin. Hello? Dinig niyang sabi nito. Parang biglang kumabog ang dibdib niya ay bahagya pa siyang nasamid ng kanyang laway kaya hindi kaagad siya nakapagsalita. Tumikim siya at medyo niluwagan ang suot na necktie saka umayos na upo. Hello? May naiwan yata akong folder sa kusina. Pakitingnan nga. Pagdadahilan ni Johan. Wala naman. Baka sa kwarto mo naiwan? Okay na. Nakita ko na pala. By the way, anong niluto mong lunch? Sabi niya para malaman kung kumain na ba to. Hindi ako nagluto ng lunch. Tila matamlay na sagot ni Hazel. Hindi ka kumain? Nagpalipas ka ng gutom? Nag-aalala ang tanong ni Johan dito. Hindi no, marami ako nilutong breakfast kaya yung natirang kinain ko. Sagot nito sa kanya, napaismid siya. Sabagay, ikaw pa bang magpapalipas ng gutom? Napapangising sabi ni Johan habang na-imagine ang itsura nito. Ngunit pinamulahan siyang bigla ng mukha na mapagtantong mga naiisip. May sasabihin pa ba kayo? Tanong nito sa kanya. Wala na. Istrikto na niyang sagot dito saka nawala na sa ere. Hindi niya alam kung bakit ang bilis-bilis ng tambol ng dibdib niya. Napasimangot si Hazel nang bigla na lamang itong mawala sa ere, nang hindi man lang nagpapaalam sa kanya. Naiiling na pinatong na niyang phone sa side table at muling pinagpatuloy ang paglilinis ng buong bahay. Pero kahit madalas ay mas masungit ito kaysa mabait, namimiss niya to. Higit sa lahat, namimiss niyang mainit nitong mga halik at mga matipon nitong mga bisig. Kaya pa ba niyang in love sa ibang lalaki na kagaya ng pagmamahal na nararamdaman niya para kay Johan? Ngayon pa lang ay parang natitiyak na niyang hindi na siya magmamahal muli ng iba. Kaya naintindihan na rin niya si Johan kung sarado ng puso nito sa ibang babae kahit papatay na si Samantha. Huminga siya ng malalim sa kakinuha ang flower vase para punasan ng biglang tumunog muli ang kanyang phone. Si Johan muli yon. Ano na naman kayang kailangan na lalaki ito this time? Hello, Johan? Ilang sandali rin niya itong narinig na bumuntong hininga. Waring nag-aapuhap na sasabihin sa kanya. Bakit ka tumawag? Nagtatakang tanong niya. May iuutos ka ba? Actually, hindi ko makita yung green folder ko. Baka naiwan ko sa kwarto. Pakihanap nga. Pagkasabi nun, bigla na lamang itong nawala sa ere. Napapailing na nilagay niyang kanyang phone sa bulsa saka umakit sa kwarto nito para hanapin ang green folder na sinasabi nito. Bahagyan na pangisi si Johan ang pindutin ng end button ng phone. Actually, wala naman siyang green folder. Gusto niya lang marinig ang boses ni Hazel para siyang napahiya sa sarili ng mapagtantong ginagawa. Daig pa niya isang teenager na gumagawa ng paraan para lang makausap ang nililiyag. Ha? Ano ba tong kalokohan pinagagawa niya? Pilit niyang winawak siyang isang damdamin na parang gustong kumawala. No, kalokohan. Alam niyang init ng katawan lang itong nararamdaman niya para kay Hazel at madali rin lang naman itong mawawala. Samantala, hinanap na ni Hazel sa lahat ng sulok ng kwarto ni Johan ang sinasabi nitong green folder. Ngunit wala naman siyang makita na kahit anong klase ng folder sa kwarto nito. Lalabas na sana siya ng kwarto nang maisipan niyang i-check ang bawat cabinet nito. Sa kanyang paghahanap ay may nalaglag na kung ano mula sa salansa ng mga damit nito. Nagulat siya na makita sa sahigang kanyang phone. Napakurap siya. Matagal na niya yung hinahanap. Tinago lang naman pala ni Johan. Kailan pa nito yung nakita? Bakit niya hindi malang nito yung binabanggit sa kanya? Or sinadya ba nito yung itago sa kanya? Gusto na sanang kumprontahin ni Hazel si Johan pagkatiting na pagkadating sa bahay. Ngunit naghintay na muna siya ng tamang pagkakataon bago ito tanungin dahil mukhang pagod pa ito galing sa trabaho. Inihanda niyang hapunan ito saka nagkulong na sa kwarto. Masamang-masama ang loob niya sa ginawa nito. Alam naman niya itong kailangan-kailangan niya ito bilang isang matibay na ebidensya laban sa stepmother niya. Pero anong ginawa nito? Sarili lang talaga nitong iniisip nito
Ginagamit lang talaga siya nito para sa sariling interes nito kaya hindi siya dapat na umasa dito. Marahil din ay hindi naman nito totoong pinapaimbestigahan ang tungkol sa papa niya. Baka pinapasakay lang siya nito. Kapag naayos na itong sarili nitong problema, goodbye na siya dito. Napaiyak si Hazel. Totoo nga pala sinasabi nito sa kanya, talagang masama itong tao. Hindi ito karapat dapat mahalin. Siya lang itong nagpapakatanga sa maling tao. Bumango siya at naligo. Kinuskus niya ng mabuti ang kanyang katawan. Baka sakaling mabura lahat ng mga alaala ni Johan kapag ginawa niya yon. Pagkatapos maligo'y nagbihis na siya ng pantulog. Bukas na umaga, kailangan nilang mag-usap. Ipinikit na niya ang kanyang mga mata, ngunit hindi siya makatulog sa samot-saring nanunood sa kanyang isipan. Unti-unti nabubuo na sa kanyang totoong motibo ni Johan sa kanya. Una'y ginamit siya nito para malayo kay Lily. Nilipat din ito sa kanyang lahat-lahat nitong kayamanan. Pinangakuan siya nitong tutulungan siya nito sa kaso niya. Sa papa niya, basta't makikipagtulungan lamang siya dito. Pinasasakay lang naman pala siya ng lalaking yon. Baka nga sinadya pa nitong paibigin siya para makuha nitong loob niya at maging sunod-sunuran siya sa bawat naisin nito. Para talaga siyang tanga. Kailangan mo na umalis sa bahay na to. Peke ang paraan ng pagkakabili mo sa bahay na to. Istritong mukha ni Johan habang nakatingin sa harapan ng matabang lalaki. Bibigyan ka ta ng isang linggo para makahanap ng malilipatan. Sabi niyang nilabas ang nakasuksok na baril sa bulsa at tinutok sa sentido ng lalaki. Parang maiihis sa nerbiyos ang lalaki habang nakatingin sa kanya. Paano ang perang binayad ko dito? Matagal kong pinag-ipunan yun para lang magkaroon ng desenteng bahay. Nangangata lang boses na sabi nito sa kanya. Sinenyasan ni Johan ang tauhan niya na may dalang attache case. Kaagad itong lumapit at inabot sa matabang lalaki ang dalang attache case. Binili mo ang bahay na to sa halagang 6 na milyon, hindi ba? Saktong perang yan, 6 na milyon. Umpisahan mo nang maghakot ng mga gamit mo. Isang linggo lang binibigay kong palugit sa'yo. Pagbalik ko next week at nandito pa rin kayo ng pamilya mo, alam mo na kung anong mangyayari. Ani ang bahagyang dumikit sa may tenga nito. Pasasabugin kong buong bahay na to, sabi ni Johan, saka mabilis na muling sinuksok ang baril sa kanyang bulsa. Nagkakaintindihan ba tayo? Takot na tumango ang lalaki, mabilis na niya itong tinalikuran. Alam ni Johan na matutuwa si Hazel sa ibabalita niya. Malapit na nitong mabawi ang bahay nito. Nakalap na rin niya lahat ng mga ebidensya at nakausap na niyang abogado niya tungkol sa kaso ng ama nito. Malinaw ang mga ebidensya na hindi aksidente ang pagkamatay ng ama ni Hazel. Parang hindi na siya makatiis na sabihin dito ang lahat ng magandang balita. Ngunit, nagpasa siyang ipagpabukas ng lahat dahil mukhang wala ito sa mood kaninang pagbukas niya ng pinto. Pagod marahil kaya maagang natulog. Pumasok na siya sa kanyang kwarto at naligo na matapos ay kumuha siya ng damit sa cabinet. Napakulat siya nang mapansing parang nagalaw ang salansa ng kanyang mga damit. Alam niya kapag may nagbago doon dahil matalas ang kanyang memorya. Bigla niyang naisip ang phone ni Hazel. Nawawala yun sa pinagtaguan niya. Mabilis siyang lumabas ng kwarto at kinatok si Hazel sa kwarto nito. Hazel, hindi ito tumutugon. Hazel, open the door please. Ani rito. Magpapaliwanag ako. Nakikiusap na sabi niya dito. Bumukas ang pinto. Nakatingin si Hazel na matiim sa kanya. Ang tagal ko tong hinanap. Pagkatapos, malaman-laman ko tinago mo lang pala. Nanunumbat na sabi ni Hazel sa kanya. Bakit? Wala ka bang tiwala sa akin? Inaakala mo bang kapag nakuha ko na to, hindi na ako makikipagtulungan sa'yo? Nakita niyang sumuwang ang mga luha sa mga mata nito. Sana naging honest ka na lang sa akin eh. Sana sinabi mo na lang ang totoo. Ang problema, pinagmumukha mo kong tanga. Palagi mo kong pinagmumukhang tanga. Masamang-masama ang loob na sabi niya dito. Hazel, tinangka niya itong hawakan sa magkabilang balikat, ngunit mabilis nito yung piniksi. What? Roromansahin mo na naman ako? Patuyang sabi nito sa kanya. Alam na alam mo kasing para akong kandilang nauupos kapag lumalapit ka na sa akin eh. Alam mo kung paano ako uutuin? May sarkasam sa tonong sabi nito sa kanya. Will you please listen to me first? Sigaw niya dito. Tumahimik ito. Nagpakawala siya ng isang malalim na buntong hininga. I know, may kasalanan ako sa'yo. Hindi ko kaagad sinabing hawak kong hinahanap mo. But Hazel, maling-mali ka ng iniisip. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag dito ang dahilan. Dahil mismo siya, hindi niya alam kung bakit nga ba niya hindi binigay dito ang cellphone nito. Isa lang ang naririnig niyang sagot ng damdamin niya. Sinadya niyang itago yun sa takot na baka hindi na siya kailanganin ni Hazel kapag nakuha ni nitong pakay.
Bakit? Bakit natatakot siyang iwan ito? May takot siyang nararamdaman sa kanyang dibdib habang tinitingnan ito. Parang hindi niya matanggap ang sinasabi ng kanyang damdamin. Heck no! Ani ang paulit-ulit na tinatanggi sa isipan ng parang naririnig niyang sinasabi ng puso niya. Kung inaakala mong wala akong balak na tulungan ka, gusto kong malaman mo na nakalap ko ng lahat ng mga ebidensyang magdidiin sa stepmother mo. At sa kinakasama niyang si Raul Falcon. Pwede ka na mag-file ng kaso laban sa kanya. Tutulungan ka ng abogado ko. Pagkasabi nun, mabilis na niya itong tinalikuran at nagmamadali na siyang pumasok sa kanyang kwarto. Inihilamos niya ang kanyang mga kamay sa mukha. Nagulat siya sa realization niyang ito. Tinago niyang phone nito sa takot na umalis si Hazel ng bahay niya kapag hindi na siya nito kailangan. Shit, yun ang totoong dahilan niya. Napalingon siya sa larawan ni Samantha. Kinuha niya mga documents na binigay sa kanya ng taong inupahan niya para mag-imbestiga sa kaso ng ama ni Hazel. Lumabas siyang muli ng kanyang kwarto para ibigay kay Hazel ang mga documents. Here, aniya rito. Bukas na bukas, makipagkita ka sa abogado ko. I'll ask him to help you file a case against your stepmother and Raul Falcon. Ako na rin ang bahala sa lahat ng mga gastusin, kaya wala ka nang dapat na alalahanin. Pulang-pulang mukha ni Hazel ang tingnan siya. Pasensya na sa nasabi ko sa'yo kanina. Parang nihiyang sabi nito. Tumangulo siya sa kamabilis na niya itong tinalikuran. Nakatitig si Hazel sa mga dokumentong binigay sa kanya ni Johan, ngunit parang lumulutang ang isip niya. Kung ano na ang pinaratang niya kay Johan, gumagawa na pala ito talaga ng paraan para matulungan siya sa kaso ng papa niya. Siguro nakalimutan lang talaga nitong ipaalam sa kanya na nakuha na nitong cellphone niya, pero nasabi na niya mang nasabi niya at hindi niya na yun mababawi pa. Tungkol sa mga nasabi ko sa iyo kahapon, panimula ni Hazel habang nasa loob sila ng sasakyan. Akala ko kinalimutan mo na yung napag-usapan natin bago ako pumayag na pakasal sa'yo. Hindi ko naman nakakalimutan yun. Sabi ko nga marunong akong tumupad sa pangako, sabi nito sa kanya. Pinaayos ko na kay Attorney Mendez ang lahat para mabawi mo ng bahay niyo. Anito pa sa kanya, nilingon niya to. Pumayag na nakabili ng bahay na makipag-ayos, dagdag pa nito. Makipag-ayos? May pakla sa mga labing na pangiti siya. As if, ganun ko na kadaling mababawing bahay. Saan naman ako kukuha ng... Just trust me. Kapag sinabi ko sa'yo mababawi mong bahay, mababawi mo, okay? Pagbibigay assurance ni Johan sa kanya. Napatango na lamang siya dito, pero naisip niyang hindi naman basta papayag ang nakabili ng bahay na umalis ito nang hindi na ibabalik ang perang binitawan nito. Yun ang tanong, wala naman sa kanyang pera. Nasa madrasa niya't malamang ini-enjoy na nitong perang na pagbentahan nito ng bahay. Kilalang kilala na niya ang likaw ng bituka ng babaeng yun. Huminto sila sa isang coffee shop. Pinauna na siya sa loob ni Johan habang humahanap ito ng parking. Pagpasok niya sa loob ng coffee shop ay nakita niya si Attorney Mendez. Tumayo ito, tinawag siya para maupo sa may mesa nito. Mga 5 minutes lang ay nandun na rin si Johan. Pinag-usapan nilang tungkol sa mga nakalap na ebidensya ng pagsasampa ng kaso laban kay Nora at ilang kasabwat nito sa pagpatay sa papa niya. Nangakong abogado na gagawin itong lahat para makulong ang lahat na may kasalanan sa nangyari sa papa niya. Nang matapos ang pakikipag-usap nila kay Attorney Mendez ay niyaya siya ni Johan na mag-dinner sa isang mamahaling restaurant. Silang dalawa lang, si Attorney Mendez ay umuwi na ng bahay nito. Very romantic pang atmosphere ng restaurant na pinagdalhan sa kanya ng lalaki. What do you want to eat? Tanong nito sa kanya habang nakatingin sa mga menu. Hindi ko alam kung ano masarap dito. Ikaw nang bahalang umorder para sa akin. Aniya sa lalaki. Okay, sabi nitong umorder ng 2 steak para sa kanila. Try daw niya ang medium rare dahil mas masarap daw, sabi pa nito. Upo na lamang siya. Nalulula si Hazel sa mga presyo ng pagkain na kasulat sa menu. 14 course daw yon. Unang dumating ang soup sa kanila. Pagkatapos ay appetizer at kung ano-ano pa. Bago dumating ang main course ay halos mabusog na siya. Napatingin siya sa ibang mga kumakain para makakopa lang kalimitang diners doon. Feeling tuloy niya ay nagdi-date silang dalawa, pero bago pa magtuloy-tuloy ang pantasya niya ay nasira na kaagad yun na nasa kalagitnaan sila ng kanilang dinner nang lapitan sila ni Jamia. What a surprise! May sarkasam na sabi nito sa kanila. Bumaling ito sa kanya na waring gustong pagtawanan ang ayos niya. Oo nga, hindi niya napansin na masyado siyang underdress kumpara sa mga naruroon. Para kang inutusang bumili ng isda sa palengke.
Nakangising sabi ni Jamia na sipati siya mula ulo hanggang paa saka ito bumaling kay Johan. Mukhang sineseryoso mo naman talagang kasal-kasalan niyo ah. Pati ang sabi nito. Jamia, don't worry, hindi ko kayo nilapitan para guluhin. Gusto ko lang namang malaman niyo na hindi kayo bagay. Sabi nitong tumatawa na naglakad palayo sa kanila. Napahigpit ang hawak ni Hazel sa kanyang kutsara at tinidor. Pulang-pulang kanyang mukha lalo pat napatingin ang ilang diners sa kinararoonan nila. Don't mind her. Sabi ni Johan sa kanya na waring nawala na ng ganang kumain. Tinawag nitong waiter at umorder ng red wine. Tigisa silang dalawa. Pagkarating ng alak na inorder nito'y mabilis niya yung ininom saka muling pinagpatuloy ang pagkain. Doon niya gustong ibunton ang galit na nararamdaman niya. Marami ng atraso sa kanya si Jamia. Pinagpapasensyahan lamang niya ito alang-alang sa kaluluwa ng yumaon nitong kapatid. Ngunit malapit na siyang mapuno dito. Kunting-kunti na lang ang pasensya niya, malapit na yung maubos. Pinapatay ng matinding selos ang puso ni Jamia kung kaya't niyaya na niyang kanyang mga kasamahan na sa iba na lamang sila kumain. Tumatanggi pa sa kanya si Johan pero obvious namang special para ditong babaeng yun. Kailan ba siya niyayang kumain sa labas ni Johan? Kailan ba ito nagkaroon ng oras sa kanya? And yet, sa babaeng yun palagi itong may oras? Kasama na nga nito ito sa bahay. Sa lahat ng pinupuntahan nito'y magkasama pa rin ang mga to. Ano bang tawag dun? Nagde-deny pa sa kanya si Johan. Pero yung mga kinikilos mismo nito magpapatunay na may pagtingin ito sa babaeng yun. Kilalang kilala na niya si Johan. Hindi nito pag-aaksayahan ng isang taong hindi naman mahalaga para rito. Kaya nga ni hindi siya nito magawang bigyan ng time. Hindi ba? Ang sakit isipin walang nararamdaman para sa kanya si Johan. Pero mas masakit isipin na ang babaeng yun lang ang karibal niya sa puso nito. Ano ba may pagmamalaki ng babaeng yun kumpara sa kanya? Gusto na niyang umuwi umiyak na lamang sa kwarto pero pinagtatakan siya ng mga kaibigan niya kaya kahit nasasaktan ay pilit niya pinasisigla ang mukha niya para lang hindi makahalata mga ito kahit ang sakit-sakit na kahit parang gusto na niyang magwala. Sobrang insulto na sa kanyang ginagawang ito ni Johan. Imagine, mas pinili pa nitong babaeng yun kisa sa kanya. Pasensya ka na nga pala ulit kay Jamia, sabi ni Johan sa kanya na makauwi na sila ng bahay. Hindi ko akalaing makikita natin siya doon. Napapailing na dagdag pa nito, nagkibit siya ng balikat. Hindi mo naman masisisi si Jamia kung hanggang ngayon umaasa pa rin siya sa'yo, sabi ni Hazel. Parang hindi siya makatiis na sabihin ditong kagaya ko kahit alam kong wala naman akong aasahan sa'yo. Nandito pa rin ako, pero syempre hindi niya isasatinig yun. Hindi pa naman siya lasing para magkaroon ng lakas na loob. Ilang beses ko nang sinabi sa kanya na kapatid lang ang turing ko sa kanya. Dinig niyang sabi nito. And I hope malinaw yan sa'yo. Kumunot ang noon ni Hazel, tinitigan siya nito. Parang ang dami nitong gustong sabihin pero wala namang lumalabas sa bibig nito. Ramdam ni Hazel ang pagrigo doon ng kanyang puso, nag-iinit na naman ang buong katawan niya. Gusto niyang murahin ang kanyang sarili. Noong isang gabi lang ay nangako na siyang hinding-hindi na niya ibibigay ang katawan niya dito. Pero heto, tila nagbabago na naman ang ihip ng hangin.